Rise and Shine Pilipinas, good morning sa inyo dyan sa studio at sa lahat ng ating mga cars sa Pitimbahay na nakatutok ngayon. Kahapon alas 9 ng umaga ay tuluyan na rin nakalabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR itong Tropical Storm Luis. Pero bago ito tuloy ang lumabas ng PAR ay lumakas pa nga ito at naging isang severe tropical storm at may international name na ito na Roque. Tulad din ng inaasahan sa pang low pressure area na nabuo naman malapit sa Eastern Samar ay tuluyan na rin nalusaw kahapon. Sa ngayon, wala tayong sama ng panahon sa loob ng PAR kasabay ng paghina rin ng habagat habang Intertropical Convergence Zone o ITCC ang umiral ngayon sa Southern Mindanao at mga localized thunderstorms naman ang magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Na ito ang lagay ng ating panahon ngayong Biyernes, September 30 at sa darating na weekend. Makita natin dito sa ating satellite image yung tuluyan ng paglayo ng PAR ng dating Bagyong Luis na may international name na Roque. Sa ngayon, as of 3 a.m. this morning, ang severe tropical storm Roque ay matatagpuan na sa layong 1,325 kilometers east of extreme northern Luzon. May maximum sustained winds itong umaabot ngayon sa 120 kilometers per hour malapit sa gitna at gustiness din o yung bugso ng hangin umaabot sa 150 kilometers per hour. Kumikilos ito pa north-northeast o pahilaga-hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Kahit na lumakas pa ito ngayon bilang isang severe tropical storm ay wala pa rin itong direktang epekto sa bansa habang patuloy itong tumutungo o kumikilos papuntang southern Japan. Samantala ito namang Intertropical Convergence Zone o ITCC ang magdadala ng mga kaulapan at pagulan sa southern Mindanao. Dahil na rin sa paghina ng habagat, maaliwala sa panahon sa umaga ang mararanasan natin sa malaking bahagi ng Luzon. Bahagyang maulap na kalangitan naman na may kasamang mga pagkalat-kalat na pagulan dala ng isolated thunderstorms ang aasahan dito sa Metro Manila, Pangasinan, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Dito Region pagdating ng hapon. Asahan din ang patuloy na makaaranas sa mga pagulan sa hapon sa Baguio City this weekend. Sa Visayas naman, umaga pa lang, bagyang maulap na kalangitan na rin ang aasahan sa halos buong Kabisayan at may mga pag-ulan pa rin aasahan ngayong umaga sa Cebu at Bohol. Pero sa hapon, moderate to heavy rains na ang maaaring maranasan sa Panay Island, Samar at Leyte provinces dala ng mga localized thunderstorms na maaaring mabuo sa hapon at maaaring magtagal hanggang gabi. May mga paasahan din tayong pag-ulan sa pagdating rin ng hapon this weekend sa malaking bahagi ng Kabisayan. Sa Mindanao naman, umaga hanggang tanghali ay may pagsikat ng araw sa malaking bahagi nito. Sa hapon hanggang gabi ay may moderate to heavy rains na rains na ilang bahagi ng Mindanao, particular na nga dito sa Zamboanga Peninsula, Caraga, Northern Mindanao, Davao Region, BARMM at Soksatchen. Epekto ito ng ITZZ at mga localized thunderstorms. Makakaranas pa rin mga pag-ulan sa pagdating ng hapon sa malaking bahagi ng Mindanao this weekend. Mag-ingat po tayo sa mga possible flash floods and landslides dahil na rin sa mga inaasahan nating pag-ulan ngayong araw. Walang inilabas na gale warning ang PAGASA ngayong Biyernes. Magiging slight to moderate ang mga pag-alon sa mga karagatang nakapaligid sa bansa. Ito naman ang itsura ng ating kalangitan din sa Metro Manila na nakunan ko kanina lang. Bahagyang maulap na kalangitan sa umaga ang sumalubong sa atin dito sa Metro Manila ngayong araw ng Biyernes. Inaasahang magiging mainit at maalinsangan ngayong umaga hanggang tanghali. Sa mga oras ito, may mga natatanaw tayong mga mahinang pag-ulan sa ilang bahagi ng Quezon City at Muntinlupa. May mga malalakas na pag-ulan din tayong natatanaw sa Cavite at Bataan. Ngayon po yung mga nakita ninyong mga malaking cumulonimbus clouds o thunder clouds sa gitna at tala ng larawang nakunan ko kanina lang. Pagdating ng hapon, may mga chance rin mabuo ang mga thunderstorms sa ilang bahagi ng Metro Manila, lalo na sa Camanaba, northeastern at southern sections ng Metro Manila tulad ng naranasan natin kahapon ng hapon. Sa mga papasok sa trabaho at eskwela ngayong Biyernes, huwag pa rin kalimutang magdala ng payong o proteksyon sa ulan, lalo na doon sa mga umuwi ng late afternoon dahil nga sa mga inaasahan nating thunderstorms ngayong araw. Sumikat ang araw kaninang 5:46 a.m. at durbog naman to mamayang 5:45 naman ng hapon. Bukas, October 1st, ay magpapantay ng haba ng oras ng araw at gabi dito sa bansa kung saan sisikat ang araw ng 5:46 a.m. at durubog din ito ng 5:46 p.m. Sa mga susunod na linggo, magsisimula na ang dahan-dahang paghaba naman ng oras ng gabi at pag-igsi naman ng haba ng oras ng araw. Ako po si Edmond Rosales para sa InfoWeather. Lagi maging handa, may bagyo man o wala. Mula po din sa inyong morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.